I'd love to do an interview separately with the mother and with kahit si Chloe. I'm interested. Ngayon, na sobra ng toxic. I can only pray. I mean, totoo talaga na sana ngayon na maganda-ganda na ang buhay niyo, magkapag-usap. Maybe kailangan tumahimik muna. I had a chance, actually, I'm saying this for the first time, I had a chance to speak with the mother. No, but what we know is what we read. I mean, how much of that is really real? Nag-post ang nanay, mabuhay ang Japan, sumagot ang anak, in bed, nandun si Chloe sa likos, hanggang nagparada, nandun ang tatay, nandito ang tatay, hanggang the change of heart of the father, iba na ang tono ng mga post. Sasabihin ko na yun na walang pwedeng gawin ang nanay ko na hindi ko mapapatawad. Pero I would understand kasi I have the image na sobra ako makananay and I will not correct that. See, ito yung sinasabi ko nung isang araw na darating ang panahon na nasaboy abunda sila. So, buti na lang dito sa statement natin ni Boy Abunda, kung papanoorin ninyo ng buo, kasi nandito to sa Cinema Bravo. I-search ninyo yung Cinema Bravo YouTube channel. Nandun yung karugtong na itong sinasabi ni Boy Abunda. Willing talaga siya mag-interview sa dalawa. Pero ang kagandahan lang ay it would be both parties, hindi lang yung isa. Kung mapapanood ninyo yung buong sinabi niya dito, again, i-search niyo ninyo dyan sa Cinema Bravo. Hanggang dulo, panoorin ninyo. Maganda yung sinabi ni Boy Abunda. Nandoon yung interest niya to get an interview with this issue, national issue, sabi niya. But he would see to it that he would interview the both parties, not only for Chloe and Carlos, but also the mother. Kasi si Boy Abunda, family oriented to, makananay ito, kababayan ko to. Well, hindi kababayan, kaparehas ko siya waray noon sa taga Borongan, Eastern Samar ito. I am from Northern Samar. Nandun ngayon sa city nila, doon yung kapatid ko na kapangasawa, yung bunso kong kapatid, si Ria. So, ano ito eh, very ano to, makananay si Boy Abunda, kaya hindi ito basta-basta mag-e-interview na si Carlos at si Chloe ang uunahin. He would see to it that the mother, he had to sit down first with the mother at bago niya i-accommodate itong couple. And nakikita ko din yung purpose dito ni Boy Abunda kung bakit niya in the future i-interviewin itong national issue. Because nakikita ko din sa kanya yung instrument of reconciliation. Kasi si Boy Abunda, okay siya magpayo when it comes to parent, when it comes to love, or when it comes to relationship or family relationship. Kasi makananay siya, yun yung kanyang asset. Kaya yung tama yan na sinasabi niya na I'd love to interview, but I see to it na both of them, both parties, he has to sit down with the mom first and he has to also to get time to sit down with the couple. Yun yung pinakamaganda. Maaaring kung pagbibigyan ito ng time kasi di ba meron doon, again, panoorin ninyo, may sinabi yung nag-interview kay Boy Abunda na parang takot daw si Carlos kay Boy Abunda. So, tingnan natin. Kasi di ba sa personality kasi ni Boy Abunda, medyo strict. Unlike si Miss Tony Talk, soft. So, ganun ka strict at saka ka straightforward si Boy Abunda. Kasi itong mga sinasabi niya dito ni Carlos, mag-flash tayo ng isa ha. Ito. Yung mali ko, tinanggap ko yun. Pinagdasal ko yung kay Lord. Kumingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon and sa relationship namin ni Chloe. And nag-move on kami. Nag-focus sa Olympics. And yung blessing na binigay ni Lord ngayon, like, sobrang hindi mo ma-explain yung ganong kalaking achievement and blessing na binigay niya. At the same time, binigyan niya ako ng mga tao talaga na totoong magmamahal sa akin, totoong susuportahan ako na kahit matalo-manalo, nandiyan sila.
Etong statement na to ni Carlos, maaaring napanood na ito ni Boy Abunda. Hindi lang maaaring, for sure, napanood na talaga niya ito. At marami na siya dito na bubuong tanong para ibalik sa kanya ito. Kasi ganun si Boy Abunda, very straightforward. At saka kulang yung 20 minutes fast talk sa kanya. Pero for sure, behind o sa backstage, marami siyang pangaral na ibibigay dito kay Carlos. Kasi hindi talaga dito maganda itong sinasabi niya na magpo-focus na siya sa kanyang relasyon, yung nagpatawad na siya. Hindi yun eh. Ang kunin mong, ang gawin mo is it should manifest. When you forgive, situate na nagmamanifest yan sa pagkatao mo. Forgive, forget, and go home. Puntahan mo sila. And then moved on kayong lahat. Yun yun. Ito yung kinakatakot siguro ni Carlos. Kaya napatanong yung isang nag-i-interview dyan na parang takot daw si Carlos kay Boy Abunda. So let's see. Let's see kung ano ang magiging next episode nitong family drama ng mga Yulos. Kasi maganda yung opinion ni Boy Abunda. Actually, yun yung gusto ko dahil hindi siya bias. Hindi lang iisa. Kasi diba, kung makikita mo dyan, sinabi niya na, o kung mapapanood mo dyan at mapapakinggan, sinabi niya na nag-post si mother, na yung sinusuportahan ang Japan, hindi yung, parang hindi yung anak. Kasi hindi din niya alam kung bakit yun ang simpatiya ni Mrs. Angelica dun sa Japan. Kasi mayroon din mga lumalabas na kwento na naging suwail si Carlos dun sa kanyang Japan coach. So kaya mas pinili ni Mrs. Angelica na i-cheer yung Japan athlete. So hindi natin alam ngayon ang kwento at kaya nga napakahirap maghusga ng ano rin na hindi natin alam ang bubuong kwento. Pero dito natin maliliwanagan tayo dito sa pagsibuy abunda na ang magsalang sa kanila. And again, this become now a family issue, a national issue. Kasi Pilipino tayo. They exposed this to social media. They offered it to public. Kaya napapag-usapan. Kaya yung mga nagsasabi na bakit pa tayo nakikialam, bakit pa tayo nakikidugtong. They offered it to the public. That's true. Kung hindi nila ito nilabas sa public, do you think pag-uusapan? Hindi pag-uusapan. Meron din dyan nagtanong na kaibigan ko na, Ran, why are you just vlogging this Yulos drama? Samantala marami din naman mga Filipino, same situation with Carlos. Ang sagot ko, this drama of other Filipino was exposed to the social media? Hindi. Hindi eh. Hindi. Ito lang humahaba yung kanilang teleserye kasi sila mismo yung nag-expose nito sa social media. Kaya kung sabihan man sila, kung magsabi man sila sa mga netizen na stop containing us, stop vlogging us into your YouTube channel, ikayo ang nag-expose nito, kinagat ng mga tao. Kaya this will escalate and escalate kasi the more appearance, the more social media posting and you know, mga patama, the more that this issue will not stop. So this is just for now. Marami pa po tayong pag-uusapan. Maraming salamat sa inyong lahat.